This is SMNI News Channel, Truth That Matters. Sa panayam ng SMNI News ay inihayag ng anti-election fraud advocate na si Attorney Glenn Chong ang pinangangambahan nilang malawakang pagpalya ng vote counting machines ngayong halalan. Kilala sa tawag na VCM o dating PICOS machines ang mga makinang gagamitin ng Pilipinas para sa 2022 automated elections. Smartmatic ang provider nito na nagamit na sa mga nagdaan nating eleksyon. We expect that yung 3,600 na nasira noong 2019 will grow 10 times to around 33,000. Kasi gamit na gamit na yan eh, pangatlong gamit na to eh. Ang history is dalawang gamit lang wala na. Pinapark na nila, hindi na nila ginagamit. At kung pumalyaman ang mga makina sa mismong election day, may payo dito si Attorney Glenn Chong sa ating mga mutante. Pag nasira po yung makina or yung SD card, huwag po kayong pumayag na itigil yung butuhan. Ang rules says na patuloy ang butuhan, ilalagak yung inyong balota dito sa gilid ni teacher, bantayan po ninyo, baka masalisihan ng wholesale yung buong mga boto nyo na wala, napalitan. And then, pagdating ng replacement, that's the only time if you feed ng mga teachers. At para mapanatili ang malinis na eleksyon, may payo rin si Attorney Chong sa mga election watcher. Lalo na kung papalitan ang mga nasirang SD cards na siyang nagpapatakbo sa mga VCM. Anya, bukod sa election precinct, ay may dapat na nagbabantay din sa mga regional hub ng Commission on Elections of COMELEC para tutukan ang transparency sa mga SD cards. Pag kinuha nila yung SD card, kunin ninyo yung serial number. Ibatun nyo doon sa nagbabantay para sa inyo doon sa hub. Dapat meron kayong tao doon for the watchers, for political candidates. I'm sharing this to you. Kung may bantay ka sa presinto, may bantay ka rin doon sa hub. Kung anong serial number ang tinanggal nila, ibatun nyo yan doon sa inyong bantay sa hub para makita nila na yung tinanggal sa presinto, yun din ang nireload ulit, binago, inayos, kinumpone, at yun din ang ibabalik doon sa kanila. Kasi, remember, the SD card is the brain of the VCM. It is the functional ballot box. Gayunpaman, tiniyak ni Attorney Chong na kanilang babantayan ang buong electoral process at ang buong butuan sa Mayo 9. Ang kanyang mga pahayag ay ilan lamang raw sa mga hakbang na kanilang gagawin para mabantayan at mapanatili ang maayos at malinis na eleksyon.